sad soul po na yung mga kasong ganito na wala lang na hindi pinapansin kasi yun nga, na, palagi na lang po na dinidinig yung justice. So maraming salamat at maganda lang. Dapat basta. Ngayon po ay si Leo Hao, ang director ng Letter to the Editor. Char! Hello. I'm the director, but I'd rather call myself as the filmmaker na lang. Pero, we often ask ourselves if ano magagawa natin in this state na sudyante pa lang tayo. We don't have any fans to bite those people behind this crime or behind this brutal incident. Well, sometimes we just need to magnify what we can do. Like for me, as a communication arts student, what can I do? Nagawa ko yung film na yun because I just want this incident to be remembered forever. Dapat di siya makalimutan, magsibing aral sa present at susunod ng mga administration. And also, the most important part of this talk is this film, the film that you've shown earlier, you've seen earlier, advocates parang the media men or the media people always, the media people always help us see the truth, help us see things black and white. Pero, pag sila na nangangailangan sometimes, we often forget na tao din sila, may pamilya din sila na sasakanin or mawawala sila. So, I hope you can join me in reciprocating what the media, in reciprocating the service from a media man, the service to our country, let's reciprocate it by commemorating this event, and let's be vigilant in every incident that would happen regarding the killings. And as of now, I hope this we will treasure this date forever in our heart, November 23, the deadliest date for the media people in the whole world. Thank you. Kwadradong wari pundasyon ng anumang pangyayari. Nag-iisang maghahatid ng pangkalahatang balita. Kailan may hindi maitatago ang larawan ng katotohanan hanggat nariyan ang bagay na akay ng aking mga. Ang camera. Pinapanigan. Pinaniniwalaan. Kanyang talento at abilidad ay inialay sa bayan sapagkat siya ay naniniwala na bawat Pilipino ay may karapatang malaman sa katotohanan. Ang mukha at boses ng aking ina ay tila simbolo na ng katotohanan at kayaan. At sa bawat pagbuka ng kanyang bibig
milyong-milyong tao. Malayo man siya sa akin, ay tanggap ko na rin. Pagkat ang ginagawa niya ay para sa akin. Sadyang mapaglarong katotohanan, mga magulang ko'y pinilit na itago ang tunay na isyu pang ibig. Paano ko pa maaabot? Paano ko pa mararanasan? Topesyong aking tinitingala. Justisya. Pakiusap. Hindi lang ang ina ko ang nawala ng karapatang mabuhay at makapili ang kanyang pamilya, kundi ako rin bilang isang anak. Mahirap matanggapin ang nangyari. Kailangan kong gawin para maging matupad muli ako. Mabanlin lang pala ang profesyong minimili ko. Ako'y binigo at ako'y nawala. Nagla ko na ang pangarap. Walan. Walan. Inaslang na akay ang dangal ng profesyon. Ngayon aking tanong. Dapat mo bang tingala? Mm-hmm.
lives, who just wants to go there and a moment of change in a time of despair. The night will not go on nothing for now. With the thoughts of the new disease, because they are women and journalists. Note that they are only trying to file a paper for activists. But in the end, they ended up helping those members. Some of them, the journalists, cook with different types of sharp objects. But after that, there were masters of the evil. They were buried more than 60 members together with their wives. For each of us, or as a group, as a family, as students of this university. Because of the name, one family, because of us, all our hopes, all our prayers, all our fears, a canvas, no more. May. So let us stay a little prayer with those who have died, for those who felt for truth, justice, peace, love. A candle may flicker. The camera may die, but the life that it gave will be remembered forever.